Good morning mga kasaka. Ang topic natin ngayon ay itong 35 days winling ko na sila ngayon ay 15 days na po sila. So makita ninyo sila ngayon kung ano na ang kanilang pinagbago. So kagaya ng sinabi ko, sila ay 15 days na po sila ngayon. So ayan, naka-gain na sila ng weight. Ang weight nila siguro mga ano, naka-gain na sila ng mga 10 to 15 kilos depende po sa laki nila. So ayan po yung nakikita kong pagbabago sa kanilang katawan. Ang pagkain po natin sa kanila ay ayon pa rin. Pre-starter pa rin. Yung unang pagkain ko sa kanila ay konti lang na nakakain nila sa pre-starter. Mga 50 grams lang noon sa unang 5 days nila. Pero nung naging 10 days na po sila ay humabol yan sa 100 grams ang kanilang nakakain. Hanggang sa unti-unti silang lumakas kumain. At ang nakakain nila ngayon sa isang araw ay umaabot na sa 150 grams. So, biruin ninyo from 50 grams to 150 grams. Nabakabilis po ang kanilang pagkonsumo sa mga fish na yan. Kaya tingnan ninyo. Makita naman ninyo sa kanilang pangatawan. Talagang pabilisan po ang kanilang paglaki. At napapansin ko rin na talagang malusog na malusog sila. At talagang ang lakas nilang kumain sa ngayon. So ganyan po talaga yung mga baboy natin pag sa unang buwan. Sobrang lakas kumain pero sobrang bilis nilang lumaki. Kaya huwag natin silang pagdamutan ng pre-starter feed sa panahon na ito. Kasi yan po ang kailangan nila. So dapat alam natin na tayong mga magbababoy ay ganyan po ang practice natin sa ating mga baboy para po hindi sila mabanso. Kaysa naman na yung itipirin mo ang kanilang pagkain, eh siyempre hindi sila lalaki, hindi sila magigain ng weight, kaya kailangan lubos-lubos tatlong beses pakainin sa isang araw para mabusog sila ng gusto. So hindi lang yon, kailangan din nating palaging tignan, obserbahan ang kanilang kalusugan para kung meron man makitang sakit, agad-agad ay bigyan ng mga gamot. So sa kanilang kulungan dapat palaging malinis yan, palaging tuyo yung sahig para walang pagkakataon na dumami o magkaroon ng mikrobyo sa sahig na siyang dahilan ng pagkakasakit ng ating mga baboy. So ulitin ko, panatilihing malinis ang kulungan at palaging tuyo, lalong-lalo na sa panahon na ito ng ating baboy. Huwag natin kayaan na kung saan ang kanilang kainan o yung feeding trough nila ay may naiwan na feeds na nabubulok o tubig, kasi yan din nangagaling ang sakit ng ating mga baboy. Magtatay sila dyan kapag napanis yung feeds o yung tubig, eh talagang magkakasakit sila dyan. Magtatay sila kapag nakakain sila dyan o nakainom sila dyan. So kaya kailangan dapat po ay huwag tayong maglagay ng sobrang feeds. Yung katandaman lang po, yung kanila, kaya nilang ubusin ng isang kainan lamang. So yan din po ang napagagandang tip ko sa inyo, mga kapwa kong magbababoy. So siguraduhin natin lang ibibigay nating feeds ay tamang-tama lamang sa pagkain nila, sa pagkain nila. Okay? So ayan po. Ngayong 15 days na po sila, talagang dumami na po yung kanilang nakakain. Halos 200 grams na po ang kanilang nakakain. Hanggang 250 po grams ang kanilang nakakain na pre-starter sa isang araw. So, basta maniwala ka man kayo o hindi, ay nakaubos na po ako ng 3 bags ng pre-starter na tig to 25
kilos. Sa ngayon ay mag-aapat na po yung nakakain nilang feeds. So okay naman, nakikita ko naman yung pagbaba ko sa kanilang katawan, hindi masama kasi nakikita mo lumalaki naman siya, malulusog naman sila. So ayan mga saka, gusto ko ay panoorin nyo itong video ko ito. Dapat ay huwag kayong maaari sa channel ko at makita nyo rito kung paano ko palakihin, gawin na malulusog aking mga baboy na winling ko na 35. At makita ninyo kung paano sila lumaki hanggang sa ito ay mabenta. So ayan mga kasaka, God bless sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. God bless sa ating pamilya, sa ating lahat. Bye bye.